So guys, I'm going to do a reading. Welcome to my channel. So pasensya na sa ingay. Ingay talaga dito sa amin. Anyway, I'm going to do a reading for you guys. This is, we talk about feelings. Feelings of you, your feelings, your person's feelings, your situation of course, and titignan natin kung ano yung kalalabasan. Okay, so let's see first situation na meron kayo with your first person. Okay, so tingnan natin kung ano yung mga nararamdaman ninyo sa isa't isa. What is your situation right now? Hindi lahat naka-resonate sa reading na to, okay? So takes what resonates and leave the rest. This could also be a timeless reading. Okay. Your situation right now is, I think that merong dalawang tao sa buhay ng person mo. Bakit dalawa kayo sa buhay ng person mo? One is you, could be one is the other single. One could be, you might be the single, or one could be the other matured person. So I can see, kasi depende yan. This is a general love reading, so takes what resonate. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, I can see that this thing, tinago to sa'yo ng person mo. I can see that might be nararamdaman mo na parang wala na siyang plans in your relationship. Parang wala na siyang mga iniisip about future, about your relationship. But he or she's there, you know. So I let you see the cards, which is woman. So pwede din tong man, okay? So because na-attract na siya sa somebody else, na-attract na siya sa iba. Kaya para nagkakaroon na dito ng juggledness. Sometimes doon siya sa iyo, sometimes doon siya sa isa. Kaya napapansin mo na parang there is something wrong. You are asking this person, pero hindi, wala siyang sinasabi sa iyo. Sometimes nasasakal siya, sometimes inaaway kanya, or bine-blame kanya, or nagkakaroon ng manipulation dito, or sabihin natin na just deny it, just ignore it, parang ganun. Hindi niya ni-explain, wala siyang sinasabi. But you feel something. You know that there is something wrong. So I can see here that parang nakikita ko dito sa person, on your side, nagiging strong ka this time. Until sa point might be na nalaman mo, because with this Queen of Swords, this is somebody strong who is willing to cut off kung sino man papasok sa relationship ninyo. Or it's either ganun yung feelings mo. Okay, ganun yung iniisip mo, ganun yung mindset mo. Kung sino man papasok sa relationship namin, I'm going to cut it off. Because of course hindi ka papayag na merong ibang tao na papasok sa relasyon ninyo. Sino ba naman, 'di ba? But in this situation, andun sa point that merong mga ganun na nangyayari. Okay? But your person still there na willing pa naman siya to take the leap of faith towards a new beginning with you. Doing that action, though sometimes mataas talaga yung tingin niya sa sarili niya, merong high pride sa person mo, and hindi talaga siya ganun ka umaamin na nagloko siya or nagkakamali siya. Always to be, wala akong ginagawang masama. Something like that. So ganun yung nakikita ko nangyayari sa relasyon ninyo. So now, let's see the feelings. Kung ano yung nararamdaman. I can see Libra, Gemini, Aquarius, or Aquarius here. Sun, Moon, Rising, Venus. So, takes what resonates. Check your placement card. So, tignan natin. Ano yung feelings ng person mo towards you? Okay? Ano yung nararamdaman niya about sa'yo this time?
So, willing naman siya to offer you a commitment. Kung nandun na kayo sa point na matagal na kayo, ang dami niyo ng pinagdaanan, he is willing to offer you this might be marriage, commitment, to be with you, and para magkaroon kayo ng happy and fulfilled relationship. This is how he feels. Ay, nandun lang sa point na feeling ko, hindi lang pa niya natutupad yung mga pangako niya sa'yo or hindi lang pa siya gumagawa ng action is dahil he is a bit trapped or he or she is a bit like parang ipit siya sa sitwasyon. May mga alam siya na hindi mo alam, which is doon siya natatrap sa sitwasyon na yun. Clarity. To the point that there is someone from the past and this is not new. Might be this is someone from the past. So, ang sinasabi ko nga dito kanina, this could be you, this could be the other person, this could be the past. Okay, so so there is someone from the past here na parang there is a plan na ayusin yung mga nawasak sa kanila. And might be they are married or something from that past person. And your person is still wondering kung anong pwede mangyari. Wondering kung anong gagawin niya. Wondering about that. He or she is really not sure about the outcome. Hindi siya sure about choosing that past person really already or choosing you. So, hindi pa talaga siya sure, pero mahal ka niya. Andun siya sa point that he is with you. But, thinking about that past person na baka pwedeng maayos, somehow, baka there is something that holds to that past person na hindi niya maiwasan and kailangan niyang magkaroon ng communication or kailangan niya magkaroon ng something na hindi niya matotally na maiwasan talaga, like to forget about or to just ignore or anything. Pero committed siya sa'yo. Committed siya sa'yo. So, ando siya sa point that thinking about na magkaayos. Magkaayos sila. So, but he's trying. Tinatry niya or he or she is trying na tinatry niya to gain a strength na maayos kayo. Na maganda, pagandahin pa yung relasyon ninyo na mag-focus sa'yo. However, but honestly, nandun na sa point that feeling niya na parang may option na, you know? May mga iniisip na siyang option dito sa sitwasyon ninyo. Both side. May mga decision na siya about option kung ano yung gagawin niya. So, yun yung feelings niya. But then, he still like, love you. Willing naman siya. Baka siguro dito sa point na every time you are asking this person about may something wrong, meron bang anything, and parang siguro na ano siya, naiipit siya or nasasakal siya, kaya nagkakaroon kayo ng mga arguments, and yet this person is thinking about that past person, or baka they have communication na hindi niya pwedeng iwasan, and sometimes naiisip niya na ayusin or what, something like that. So may mga bothered sa isipan ng taong ito, and this is how he feels. So let's see, ano yung feeling mo this time. About the situation, about this person. Isa din dito, naiisip ko ngayon habang watching these cards. Isa din dito, baka nakukulitan siya about you. Asking about what is happening. Meron ba something with you in the past again? Parang sometimes na nagkakaroon siya ng realization na pag ito, mapapagod ako sa away na to, siguro ayusin ko na lang yung buhay ko, ayusin ko na lang yung past ko. Like, but he's still willing or she is still willing to offer you this commitment. Gusto niya din naman na ikaw
yung makakasama niya. Just like sometimes lang talaga na napapaisip siya. However, so ano yung feelings mo? Parang nakakaramdam ka ng parang hahantong lang din to sa ending. Parang ganun. Parang nakakaramdam ka na dito ng napapagod ka na sa kakahintay kung kailan itong person na to mag-o-offer sa'yo ng commitment, marriage, kung kailan talaga siya sobrang magseryoso sa'yo, kailan siya maging proud sa'yo. Parang you felt here na parang wala din mangyayari, baka mauwi lang din to sa ending, mauwi lang din to sa hiwalayan. Baka may end lang din yung cycle namin and dahil siguro baka naiisip mo, nararamdaman mo dito na baka he was still going to proceed again to that past person kasi seems like you are already waiting na napapagod ka, naghihintay ka, lumalaban ka sa sitwasyon. Yet, I can see here that baka yung person mo, nararamdaman mo sa kanya na baka yung person mo is like nagkakaroon ng realization sa isipan niya. You feel it. Baka nafe-feel mo din dito na aalis din siya. Baka magde-decide din siya na ayusin yon, na bumalik doon. Meron kang mga feelings of like that. Confused ka din sa mga nangyari. Kaya nga you want a communication. Kaya nga you want that this person na i-explain niya sa'yo lahat because you felt something. Meron with this high priestess, ang lakas ng intuition mo about something wrong is happening in your relationship. Lalo na sa person side mo. Something wrong nararamdaman mo na this is not normal. Parang merong something sa atin na hindi tayo okay. And nakukonfuse ka pa minsan because your person is there. Nandiyan siya sa'yo. And he's treating you okay. But then there is something that you felt from your intuition na you need the communication. Kailangan, gusto mo nang magsalita. Gusto mong magsalita siya. Ano ba yung plano mo sa atin? Are you going to offer me commitment? Are you going to offer me towards victory? Is there any plans? Because I am hurting already. I felt that nagagawa mo na lang ako ng option this time. This is what you feel. And you are very much focused on your relationship. Rebuilding this person again na gusto mo na maging matured enough siya for you, for the both of you. For this situation na meron kayong dalawa. Because you really love this person. You know, you are willing to accept whatever his flaws, his past. You are willing to accept this person in your heart. And you are willing to give your unconditional love to this person. Ganun mo siya kamahal. Yet, andun sa point that dumating na kayo sa point sometimes might be in your recent relationship na nagkaroon na ng third party and then nag-ayos lang kayo. And because you are willing to commit, you are willing to parang fix every problem na meron kayo. Kaya you want him or her to talk. Talk to me, explain to me kung ano yung mga nararamdaman ko. I am asking you, is there anything wrong? But the problem here is with your person, is he always like deny it or sinasabi niyang wala or sinasabi niya na wag mo nang pansinin, na wala. Something like that, but this is not what you are feeling. Because we are talking about feelings here. So this is not what you feel towards your relationship. But there is something wrong. As just you know, I can see Pisces sign or Scorpio sign. Pasensya na sa ingay. Scorpio sign, I can see also here that water signs is here. The water signs are very good when it comes to intuitions. Sobra malakas yung mga intuition ng mga water signs. So you can't deny it. There, if there is something wrong, there is really something wrong. Lalo na when it comes to Pisces sign. Tignan natin, what is your fear here? Because we are talking about feelings, so what is your hopes and fears sa situation na to? Pasensya na sa mga sa ingay.
So, what is your hopes and fears? So, your hope here that he will going to give you the plan. Yun yung hope mo. Bigyan mo ako ng plano sa future natin. Let me be inspired of this relationship na malaman ko, marinig ko man lang sa'yo na may future tayong dalawa, na may patutunguhan to, because I will going to take the leap of faith no matter what, whether I am prepared or not. I will going to take the leap of faith towards you. Just let me know what is your plan, ano yung plano mo sa atin, ano yung plano mo sa future natin dalawa. I just want it. Ayoko yung nandyan tayo, okay tayo, we are enjoying your relationship, then seems like wala kang iniisip na future about us. So, yun yung hope mo. And this is what you fear of. Let's see. What you fear here is sobra kang nakafocus sa relationship ninyo and madami kang mga iniisip na mga bagay. Lalo na thinking about you are just an option sa relasyon na meron kayo ngayon. This is what you fear, na baka may pagpipilian na siya ngayon and para isa ka sa option, or dalawa kayo and isa, and meron na siyang option between the two of you, and then baka hahantong lang kayo sa point of separation. This is what you fear, and nandito yung fear mo. Dito ka nagkakaroon ng unsureness when it comes to your relationship. Sometimes you felt disappointed, but you are still hoping somehow. Kaya dito ka nakafocus masyado. You are somehow stalking, spying, whether if this person is okay na sila, or somehow with this person, meron ba siyang iba. You are really waiting for this person to commit, or committed siya. Like, committed naman siya sa'yo, but then you wanted more. Gusto mo talaga yung something na maramdaman mo na I am the only one. Yun yung gusto mo. Kahit pa sabihin natin na wala kang evidence na nakikita that you are the only, like, meron siyang iba. Whether this is past or new, kahit wala kang evidence na nakikita na meron siya, you still feel something na parang there is something wrong. Am I only the one? Parang you are asking. Kaya sobra kang nakafocus sa relationship ninyo this time. Eh, dahil meron kang fear na si person mo is hindi nakafocus sa'yo na. So, kaya medyo nawawalan na yung mga promises niya, yung plans niya. Parang hindi na siya nag-iisip kung ano yung mga gagawin nyo in the future. So, ito yung takot mo. So, let's see what you need to know. Pasensya na sa background music ko. So, this is what you need to know. Okay. So, what you need to know here is, meron lang talaga kayong dalawa ng hindi pagkakaunawaan ng person mo. Yun yung nakita ko dito, na kailangan nyo mag-usap para ayusin yung mga hindi pagkakaunawaan ninyong dalawa. This person is willing. Willing siya na ikaw yung pipiliin niya, na to commit with you. Willing siya. And willing pa din siya mag-offer sa'yo ng love. This person love you. You might be an LDR, and yet nandun siya sa point of kinakalma lang niya yung situation. Siguro if time will come, nandun siya sa point of thinking about an idea na if ever na magkita na kayo, magkaroon na kayo ng face-to-face communication, you know, true personal, doon niya siguro ma-realize, doon niya siguro makikita how important you are, and doon niya siguro malalabas yung feelings niya. Kasi may mga, especially sa lalaki, may mga ganun eh. Kinakalma lang nila yung sitwasyon, hindi sila nagbibigay ng todo. Kasi somehow, lalo na sa LDR part, they are still like thinking, or they are still like somehow nag-iisip din sila na baka
baka hanggang LDR lang talaga to. So, pero willing naman talaga siya kasi nandito yung Page of Cups. Willing siya to offer you talaga a commitment. Nag-offer talaga siya. Somehow, meron lang siguro disappointments and parang sayo na din na magkakaroon talaga dito ng hindi na-appreciate na yung relationship or yung situation dahil hindi na kayo nagkakaintindihan. So, darating sa point, this is what you need to know. Darating sa point na mangyayari yon. Pero your person will not give up on you. Since nandito yung nakatingin kasi siya dito. So, hindi siya gi-give up sa'yo. He will always be there kahit pa LDR kayong dalawa, kahit pa malayo kayo sa isa't isa. But andun lang siya sa point of will go. Nag-iisip lang kasi siya every time you argue with the situation. Nag-iisip siya. But he understand or she understand kasi nga nagkaroon siya ng past. So, naintindihan ka niya though about you want might be an engagement, you want a clarity, gusto mo talaga ng bigyan ka niya ng patunay na kayo na talaga, something like that. And he knows that, actually, he knows that. And doon kayo nagkakaroon ng arguments. Andun lang talaga din siya sa point sometimes naiisip niya yung mga nangyayari sa kanya in the past and might be you are part of that and willing naman siya to move forward towards with you and naintindihan niya yung mga bagay-bagay na yan. So this is what you need to know, that this person, kung ano man yung magkakaroon sa inyo, problems, struggles about what you think, what you imagine or what you feel, if there's anything wrong, lagi kanyang intindihin. Kasi nga, saan mga nangyari sa inyo in the past is parang naintindihan niya yun. And isa pa, might be you are an LDR and then the relationship is not totally official. So, nandun sa point na iniintindi niya na lang to kasi willing pa talaga siya to move forward. So, sometimes lang, pag nag-aaway kayong dalawa, sometimes naiisip niya kung mag-move forward pa rin ba siya sa'yo or doon. So, parang sometimes meron siya mga iniisip na nga, mga ganong bagay. Pero willing pa naman siya to move forward towards with you. And gagawin niya yun. May action siya about that. Nararamdaman mo yun na nandyan siya. You know, dahil mahal ka niya. Somehow, alam niya naman na you need validation talaga na ako lang, tayo na. Tayo na talaga. Ito na to. Wala nang, you know, woman. I honestly understand. May mga babae talaga na ganun. I want na lag every time na tatanungin kita, sasabihan mo ako lagi. Kahit pabalik-balik to, gusto kong marinig to lagi because somehow this is a part of their clinginess ng woman. So, some men don't understand that. Some men nakukulitan sila. So, dito kayo para nagkakaroon ng arguments. Okay, yun. Magkakaroon talaga ng arguments sa inyo dito. Darating sa point na medyo ano pa to, like magpa-fiery pa talaga tong sitwasyon na to. So since this is what you need to know and this is what you need to avoid as well. So kailangan talaga dito ng If your person is telling you that, showing you na mahal ka niya, showing you the efforts, the time and effort is with you, though you have something, may nararamdaman kang something wrong, you need to trust your intuitions, pero you also need to trust that there is some point, hindi naman natin masasabi kung ano talaga yung mga nararamdaman ng tao or ng person natin. Hindi lang naman sa atin umiikot yung mundo ng isang tao, yung ng person mo especially. And tayo din, hindi din sa kanya lang yung umiikot yung mundo natin, kahit pa sobrang mahal mo siya. So sometimes, kailangan natin intindihin yun. May nararamdaman ka ng something, people are people. We commit mistakes. We do some wrong decisions or some wrong thoughts or some wrong emotions, you know. Sometimes talaga nagkakamali. Tao lang tayo. We are human beings. We made that.
And siguro that time na nararamdaman mo that there is something wrong, there is something na parang ano, sometimes of course that person or your person is also feeling that may mga ano din siya, sabi natin na doubts, may mga ano din siya na disappointments. Sometimes, lalo na pag LDR kayo, tapos matagal na kayo, may mga ano din yan eh, na-fade din yung sparks. Kasi, lalo na pag hindi pa kayo nagkita, sometimes may mga disappointments din dyan. Sometimes, nakakapag-isip din sila ng mga nagtitink din sila ng twice, you know, parang nag-iisip din sila ng baka wala lang. So, this is what you feel from your person na there is something wrong. Pero, since sa reading na to, nakikita ko naman na yung person mo, hindi naman siya gumigive up sa'yo. Then, siguro pwede natin i-balance yung mga nararamdaman natin. If you did ask your person na parang may something wrong ba? If your person says that wala naman, okay lang. And continue din naman siya na to be there for you, you know? The time is with you, the effort. And then sometimes, kailangan din natin na i-include na yun as parang okay lang. Kasi, you know, ito yung lagi kong sinasabi, especially sa mga clients ko. Pag meron talagang tinatago yung tao, hindi talaga hindi pwede na hindi lalabas. Kahit sa reading ko, if I'm not mistaken, kailan ko yung sinabi. Lalabas at lalabas yan. Magkakaroon ng clarity yan. Whether may gagawin ka or wala, magkakaroon at magkakaroon ng clarity yan. Katotohanan. Okay? So, yun. This is what you need to know about your situation. Yeah. It's true. What you feel, kung ano yung intuition mo, nararamdaman niya yon. Sometimes talaga, nakakaisip siya na ayusin yung past niya. Naiisip niya yun sometimes. Lalo na pag lagi kayo nag-aaway. Lalo na pag lagi kayong hindi nagkakaintindihan. But hindi niya nagagawang iwan ka kasi mahal ka niya. So, ito yung outcome. So, outcome. So, ang outcome dito is nakikita ko, meron talaga, you know, yung intuition talaga ng mga babae. Sometimes it's really true. Kasi the outcome here is the Four of Swords, the Six of Pentacles, the Eight of Cups, and the Five of Cups. So, there is, the Queen of Pentacles is here. So, if patuloy ng patuloy yung pag-a-argue ninyong dalawa, if patuloy ng patuloy yung pag-aaway ninyong dalawa, if patuloy ng patuloy yung problem ninyo, is like, somehow this person will going to parang magpahinga. Yun. And, kung magiging imbalance na talaga yung relationship ninyo, he will going to tell you na, magpahinga muna tayo. Minsan, yes, dadating sa point na magkakaroon talaga sa kanya ng option, choosing between you and the past person.